Alright, what's up mga paps? It's your boy Win. And ayun mga paps, napakatagal nating walang update dito sa YouTube channel natin. Medyo na busy lang kasi umuwi ako ng probinsya mga paps, dito sa Mindoro. So ayun, ngayon naisipan ko naman na gawa ng vlog or konting review itong Ford Lynx GSI ko na 2004 model. Ayun, so doon sa unang vlog ko kasi may ginawa na ko or ni-review ko yung Ford Lynx RS 2005 model na Centennial Edition ng isa nating ka-flip. So yun, napaka-forma no, napakaganda. And swabing-swabe yung RS talaga. Since gusto kong gawa ng review yung mga variants and models ng Lynx, eto gagawin ko na yung GSI, nauna na yung RS. Then sunod itong GSI model. Ayun, and then to follow na yung iba, yung Ghia, and then yung LSI. Ayan, so bale, itong Ford Lynx GSI ko is Gen 3. So madidistinguish natin siya na Gen 3 dahil dito sa mesh grill niya. Ayan, ganyan yung grills niya. And then, so bigyan ko na rin kayo mga paps ng konting updates sa mga na-upgrade ko dito sa Ford Lynx ko simula nung nabili ko siya. Sa headlights, eto. Ayan, so nag-upgrade ako ng projector headlights. Nabili ko lang siya sa Lazada. And ano yan, 2.5 inches na projector lights. Nag-upgrade na rin ako ng shroud kasi yung unang shroud niya is maliit. Ito yung shroud niya. So yung shroud nito dati is maliit lang. So in-upgrade ko. Ito, so dual angel eyes na siya. Kulay pula to, and then ito white. Tapos ito yung dati kong angel eyes, kulay white din yan. And then kung makikita nyo, nilagyan ko siya ng alambre or tanso. Galing sa wire yan kasi para mas matibay yung kapit niya. Wala rin kasi ako maisip na pangdikit para dyan sa angel eyes na yan. And then yung mesh grill mga paps, silver chrome to dati, kaso medyo pumangit na yung nandito. Pero ito okay pa naman yung nandito. Kaya ang ginawa ko na lang para maging uniform dito sa chrome reflector ng headlights ko na ginawa kong smoke, initiman ko na rin to. Yan, para uniform siya. Ito yung kabila. So, yan yung na-upgrade ko. So, kung ano naman, alam ko, itatanong nyo kung magkano nagastos ko dyan sa upgrade na yan. Yung nabili ko na projector light sa Lazada, ito, 1,300 yata or 1,200. Kasama na yung shipping sa 1.3 ata yung ganun. Tapos bumili ako ng H1 na LED light bulb. Nobsite yung brand. 1,000 pesos lang siya. So nasa ano na siya, 2.3. And then upgrade din ako ng, nung mag-upgrade na ako ng shroud, nakita ko siya sa Shopee, 1,351 pesos. Eh kasi inisip ko kung bibili pa ako ng ano, ng separate na projector lights, ano naman gagawin ko dito sa isang to. So kaya ang ginawa ko, bumili na lang ako ng separate na shroud. Yun na lang in-upgrade ko. Ayun lang, DIY installation lang din. At maganda naman yung kinalabasan ng DIY natin. Medyo natagalan nga lang. Syempre first time kong nag-install nito. Or this is my second time ko na nag-install, and then first time ko naman na nag-upgrade ako ng projector shroud. Ayun, so malaki siya. So isa pa sa in-upgrade ko mga paps dito sa aking Ford Lynx ay yung fog lights ko. Yan. Eto. So H3 yung bulb niya mga paps, 4 inches yung size. So kung bibili kayo, pwedeng-pwede yung 5 inches na fog lights. And yung brand nito, DLAA, mabibili sa Suking Auto Supply. Pili lang kayo. Dilaw yung kinuha ko kasi all weather, kasi yung ano ko, H1 na LED bulb ko dito ay puti. So kailangan dilaw naman. So yun, pakita ko sa inyo itsura nung ano ko, nung fog lights or yung itsura nung headlight ko. Wait lang. So ayan siya mga paps,
dual angel eyes siya or dual yung halo nung isa. Yun nga lang, etong isa, hindi ko alam kung ano nangyari. Napundi yung LED light niya, kaya siya kirat. Pero ayun, makikita naman natin, napakaganda nung isa. Yan, eto mga paps. So, meron siyang demon's eye. Yan, eto. Hindi siya masyadong kita kasi na-outshine siya ng LED light ko. Etong sa high beam. Yan. Tapos yung isa kirat. Yan. Umiilaw naman yung ano niya eh. Yun o, may ilaw naman yung LED niya, kaso lang mahina. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ayan, so yun o, kitang-kita yung demon's eye. So ayun mga paps, nakita nyo naman yung itsura nung halo natin or yung headlights natin, yung dual angel eyes. Nga lang, kirat tong isa, hindi ko alam kung bakit. Ayusin ko na lang pag may time, nakakatamad din kasi magbaklas ng headlight. Ayun. So, tingnan natin yung engine bay mga paps. So, ayan yung engine bay ko mga paps. Ito yung engine bay ko mga paps. So, ayan, alaga lang din sa punas, linis. Kasi syempre, para hindi bahaya ng daga. And para tumagal din yung lifespan ng mga wires natin. So, ayan, kahapon ko pa yung nalinis. Ito, hindi ko lang masyado napunasan kasi may ano pa, may VS1 pa. And then ito, battery terminal na quick release. Nabili ko to sa Shopee. $298 yata. Kasama na shipping. Tapos, wala, ayun. Stock naman. Stock yung engine. Tapos ito pala yung wirings nung ano ko. DIY ko sa projector. Ito din yung isa. Ayun. So, ayun mga paps. Ito lang naman yung ano ko sa engine bay. Wala namang nadagdag na kung ano. Ayan. Linis-linis lang din. Ito, hindi pa ako masyado naglilinis. Hindi pa ako nakakapaglinis ulit. Kung makikita nyo naman ng ano. Ayan. May libag-libag na ulit. Ayun. Libag-libag na yung mga yan. Tsaka ito. Ayan. Nililibag-libag na ulit. Ayan. Mukha lang makintab kasi dahil sa reflection ng ilaw or ng liwanag. Tapos, ayun, check naman natin yung iba pang details sa exterior. So ayun, ito naman exterior part naman tayo dito sa may parte ng gulong. So ito yung mags ko, 15s na rota. Ayun. And quick tip lang or idea para malaman nyo rin kung ano yung dapat tingnan sa legit na rota. Ito lang yung makita nyo, JWL or VIA ba to? So wala dapat siyang mga naka-emboss dito na kung ano-ano sa gilid na yan. And then bumili ako ng raised na lug nuts. Ito yung isang maganda sa kanya, merong naiiba na taan lug nuts aside dito sa tatlo. So yun, iwas nakaw. And then yung tires, Achilles na 195 50 series. Ayun, so medyo manipes kaya ganyan yung fitment niya. Ayan, 4 fingers gap. Pero dapat ano siya eh, 55 man lang or 60. So next time na bibili ako ng gulong, yun na yung bibiling ko. Ayun. Tapos RS emblem nilagyan ko din. Nakuha ko lang yung idea kay Pops Rod. And then yun, kung makikita nyo pala mga Pops, in-upgrade ko na rin to. LED yan na ceramic. Okay, try natin. Ayan, napakaliwanag. So LED light. Tapos ito, naglagay din ako nito anti-fog film para kapag gumuulan hindi siya maging foggy. Ayun. So ayun yung gulong. Yan pa rin yung mags. And ito, may tama yan dati. Napaayos ko na lang. And then yun nga pala, NGK yung gamit ko na spark plug. BKR5EGP. Ayun siya. So ito, ongoing ano to project, kaya hindi pa tapos. Ayan, yung nakaskas ko na. Ito pa, yung signal lights ko is LED rin. And then yung lahat ng bulb sa taillight, LED rin. Ayun. So napakaliwanag yan, yung signal lights na yan. Ayun o. Grabe.
Sobrang liwanag kahit malayo, kitang kita. So yun, Project RS Loop yung gusto kong gawin dito sa Ford Lynx ko. Kaya yung GSI na logo dito or emblem, pinalitan ko. Yeah, so Lynx RS. And then yung reverse light, LED na rin. In-upgrade ko na rin yan, mga paps. So para maliwanag paggabi na umaatras ako. And then kasama na rin yung tulong ng signal light kapag naka-hazard ako, sobrang lakas. Tapos isa pa sa in-upgrade ko or pinalitan ko yung muffler. Yan, HKS large can muffler. Legit. Legit na HKS. And then shoutout sa Hangit, car diffuser and ano pa ba? Wax. And ito DIY paint na ginawa ko. Samurai paint yan. And then ayan, shoutout sa Ford Lynx in the Philippines. Tapos may langgam siya. Ayan. So doon naman tayo sa loob, mga paps. Check naman natin yung interior ng sasakyan. So yan yung interior natin. Hindi siya leather seat, tela lang siya. Kasi ayoko ng leather, mainit kasi. Pag nainitan, sobrang init niya, nakakapaso sa puwet. And then ito, galing Lazada. Steering wheel cover natin, DIY stitch. Ako na lang din na nagtahi. Mas gusto ko to kesa dun sa nabibili na steering wheel cover. Kasi sobrang taba pag may steering wheel cover talaga. Etong naka-stitch, saktong-sakto lang. Swabing-swabing, maganda yung grip. Yun pala, Lightning Lab na tweeter. Tapos 6.5 na Lightning Lab separates. So magkabila siya. Ayan yung isa. Tapos dito sa rear door, dito naman, Pioneer na 6.5. And then sa rear, yung 6x9. Sa rear deck, Lightning Lab din. So yun. And then pakita ko naman sa inyo yung interface ng aking 2DIN. Yan, 2DIN from Lazada Racing. Yan. Okay, so naka-customize yung logo nito. So nabili ko to sa Lazada ng 2,700 pesos. Hindi pa yata kasama yung shipping, or kasama na yung shipping. Ayun. Android siya, 7 inch. And DIY installation na rin. So lagay ko na rin sa description nitong video or ng vlog yung link nito, yung installation. And then yung link nandun din kung saan ko nabili, or yung link sa Lazada. Ayan, tapos yung Agama Car Launcher, binili ko sa Play Store, 120 pesos. Ayan. Yun, so bigyan ko kayo ng view nito. Kasi meron tong kasamang reverse camera. Ayan. So napakalinaw, mga paps. Tapos ito yung rear view dashcam. Ayan. So bigyan ko kayo ng soundcheck na itong 2DIN at saka ng lahat ng speaker ko na in-install. So ayan, mga paps, play tayo ng non-copyright na music, para hindi tayo play tayo ng no copyright na music, para hindi tayo madali ng copyright ni YouTube. Sundin natin yung guidelines. So yun, normal volume ko dito sa 2DIN ko is 5, 4, or 3. Kasi yung 3 para sa akin, yan, okay na, swabe na. Yan, pag nasa 7, ganyan na yung tunog niya, malakas. So ayun siya, mga paps, yung soundcheck natin, and try naman natin pag nasa labas tayo.
So ayun mga paps, yung sound check natin dito sa aking Ford Lynx. So lahat ng speaker dito DIY installation lang mga paps. So yun, ganun lang, ako lang lahat. And then yung installation naman nung ano, Lightning Lab separates na speakers, nag-research din ako and then sumali ako para sa ano, sa ano ba, yung mga nag-install ng audio or sound system sa mga kotse. Ayun. So, yun, maraming tumulong sa akin na ano, na-experience nila, gaya nila nung newbie sila, wala sila alam sa ganito, sa pag-install. Ayun. So, tinulungan lang ako paano mag-wirings. Madali lang din. And then, yung ano naman kasi, yung sa rear deck na speakers, madali lang siya install, plug and play lang. Ayun. Doon lang ako medyo na guluhan or nalito sa Lightning Lab separates kasi medyo komplikado yung wiring siya kasi baka masunog eh. Ayun. Tapos ano pa ba? Yun lang naman. All in all, yun lang yung features and upgrades and accessories na naidagdag ko dito sa kotse ko. And then etong mugs, sobrang idol kayang mugs na yan. Pero ngayon medyo napupusuan ko yung ano eh, yung Rota Fighter 10. Sobrang ganda nun, nagagandaan ako. Pero wala atang 15 na Fighter 10, 16 and 17 lang yung nakikita ko na Rota. Ayun, so sa ibang tawag, CE28 siya. Ayun. So bahalaan siguro, pag-ipunan ko muna tapos benta ko to, then bili nun. Pero wala pang 1 year sa akin to, ilang buwan pa lang. Ayan. Ano pa ba? Wala na, yun lang naman. Etong coaching to is ano pa, marami pa ring flaws, maraming gasgas, ayan. Kupas. Simula pa sa unang may-ari. Ayan. So ipapa-repaint ko na lang siguro to kapag gumanda na yung panahon at saka ano, kapag okay na yung budget. Syempre pag-ipunan muna natin and maraming priorities na dapat unahin sa gastusin. Yung ano naman, yung outer look naman niya okay lang eh. Yung exterior look niya okay lang naman kung ganyan. Ang importante naman sa akin is yung kondisyon ng makina ng pang-ilalim. Yun. Walang problema sa akin yung ano, yung panlabas na ano niya, na looks. Okay lang yan. Tapos, ayun lang. And so sana mga paps, nagustuhan nyo yung konting review and features na nilagay ko dito sa Ford Lynx GSI ko na 2004 model. And again, natapos nyo yung video na to mga paps. Maraming maraming salamat sa suporta. And don't forget to like, comment, and subscribe sa channel ko. And ayun nga pala, maraming maraming salamat sa 700 plus na subscriber. Malapit na nating mahit yung 1,000 subscribers para makapag-apply na tayo ng partnership with YouTube para sa monetization ng YouTube channel natin mga paps. And ayun lang, keep subscribing and ayun, feel free to comment, suggest ng content or kung may tanong kayo, comment down below mga paps and hit subscribe button. God bless.